Speaking of nanay, kasi syempre hindi man pumasok o it did not cross your mother's mind na ikaw ay maging pangulo. Pero nung 1999, naalala ko nag-uusap tayo at napag-uusapan na natin yon at consistent naman, no? At was what is the inspiration behind it? You just wanted to share your experience and ability to manage problems. Katulad nung sa amin, ako ang paniwala ko lagi, yung hindi kayang payamanin ng gobyerno ang tao, pero kaya ng gobyerno pagtaasin ang antas ng pamumuhay ng tao by delivering basic services. As like what my professor said in UP and CPAG, no? Minimum basic needs. So, kapag nabigay mo, halimbawa, pabahay, edukasyon, kalusugan, trabaho, may laban na yung utaw. Kumbaga, yung tao, medyo panatag na yung pamumuhay. So, meron na siyang hagdanan, paakyat. So, yun ang lagi kong paniwala sa paggugobyerno. That's why, noong makikita mo nung konsyel ako, most, if not all, no, most of the ordinances that I pass, not propose, but pass in the city council, palupa. Mahirap maging squatter, squatter ako. Edukasyon, healthcare, yun. Doon mo lang makikita halos. Kaya nung mag-alkalde ako, dahil ang legislation, wala ka namang executive power. So, nung mag-alkalde ako, lahat na noong mga yung iniisip kong makapagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao. Yung kagad ang inuna ko. That's why you've been hearing Basek Community, Tondominium 1, Tondominium 2, Binondominium 1. About 6 buildings are being built right now. And in 2 years' time, we build a little less than 1,000 units of 42 square meter. So, yung kala mong imposible nga, posible pala, kaya palang gawin. In a short period of time, in a very challenging time of our lives, no? So, pwede naman pala talaga. So, lahat ng karanasan ko, tapos salamat sa mga teacher ko, yung kakulangan ko sa akademya, na siya namang pinunan ko, o pinagsama-sama ko lang, tapos we implement. Yun ang isang key. You try to excel again, in every field of undertaking. Kaya nung basurero ako, gusto ko kumita ng malaki, kailangan ko magsikap. Tapos promote ko sarili ko, sidecar boy, mas malaki kita. Tapos nung nag-artista ako, in a short period of time, nakilala ko, pinagsikapan ko may, hindi ako marunong umarte, inaral ko umarte. Nung nag-gobyerno ako, high school finish ako. Nakatikim ako ng masakit na salita sa mga kasamahan ko dahil hindi ako nakapag-aral. Pinunan ko yung pag-aral. And I really try to excel in every field of undertaking. Now, of course, graduate ka ng college, tapos you once attempted law. Yes. And then again, CPAG, lahat. Ito nakita ko to, Mayor, dahil tayo na may magkaedad lang. At, now, marami nagsasabi, Mayor, na in spite of all of your experiences, marami nagsasabi na si Yorme dapat tinuloy na lang niya yung pagka-mayor niya sa Maynila. Masyado pang maaga maging tumakbo pagka-pangulo. Why are you or are you in a hurry? Why are you doing this? We should be in a hurry. Yun ang trabaho ng gobyerno. Dapat mabilis magdesisyon, mabilis sumaksyon. Hindi mo po pwedeng i-analyze, and you get paralyzed on things that are happening in your environment. If you really want to make changes to the lives, betterment ng buhay ng tao, then you must offer your services. And I don't believe about age. In fact, I have high respect with our elders. But, you know, history will always teach us lessons. And let me share to you the real golden era of our country in the past.
magsaysay, President Magsaysay got elected at the age of 46. That's the real golden era. Short-lived because unfortunately, na-aksidente siya. But I think we are in a good position at the time to recovery, coming from war. Most of the countries elected young leaders became more productive and efficient in the likes of John F. Kennedy, in the likes of now Macron and New Zealand President or Prime Minister. And now, and I think President Zelensky is inspiring all of us. If I am going to vote, if I am not a candidate, kundi ako kandidato, ang iboboto ko, yung bilang botante, yung may prueba, yung nakikita, yung nararamdaman, at hindi puro lip service lang. Yun ang iboboto ko. Because noong panahon ni Pangulong Duterte, we were campaigning against the president. I'm with Greece po. What we want is to give good governance. But the people wanted change. And it became radical change ang hinanap ng tao. Because that's what the people want at the time. Yun, at binigay yun kay Pangulong Duterte. Now, I think nowadays, what we need is somebody who can get things done. We tutuloy natin yung naudlot, tapos dapat full of actions. Kung meron kang partners for change si Pangulong Duterte, meron kang build, ano yung magiging vision ng isang President Isko Moreno, pwede mong ibenta sa ating mga kababayan? Well, yung habit of changing things after from one president to another. No? So sa akin, ang nangyayari pag nagbabago ang presidente, yung mga pilano nung sinundang presidente, tinitigil. So wala talagang continuity. So sa akin, I made a commitment and I've been telling this since day one, nung October, nung sumali ako sa halalan, sa pagkapangulo, sinabi ko na, itutuloy natin yung build. Whatever is there, no, whatever is there already, will continue. Marami pa akong tanong sa'yo tungkol sa mga plataforma mo. At of course, the people must know anong platform mo. But please answer that when we come back. Okay, after a very, very short break. Okay? Okay. So please don't go away. Hi, Makmak Pablo. Uy, marami salamat sa iyo sa lahat ng suporta mo sa amin. Ha? Mag-iingat ka. I wish you all the best and good health. And may God continue to guide and bless you. And I hope someday, mamit ko kayo. Ha? Ingat ka, maraming salamat.